Hi guys! Today, magkakaroon tayo ng shoe review ng X-Step Storm Rider 1.0. Marami ang nag-request sa akin ng sapatos na to, nagawang ko raw ng review. And very curious din ako kasi isa siya sa mga pinakamahal na sapatos ng X-Step. So now curious ako kung makukuha mo ba yung tech na karapat dapat sa ganitong presyo. Kaya guys, i-review na natin to. Huwag na natin patagalin. Start na tayo. Let's go! Hey, I never give it up! Guys, bago tayo mag-start, ko first time nyo pa lang sa channel na to and mga ganitong content naman yung hilig nyo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Guys, ito nga pala yung bubblegum colorway. Marami pa pong kulay akong nakita. May mga bago pa lumabas na ang gaganda naman talaga. Pero parang for me, ito yung pinakagusto ko. Napakapapansin ito sa basketball court. Ang daming tumitingin ng sapatos na to pag naglalaro ako. Pero nandun na tayo sa looks. Pag-usapan na muna natin yung looks. Start muna tayo sa aesthetic and material nitong sapatos. Yung silhouette niya guys, sobrang ganda ng shape, high top po, high cut, bagay sa mga center, power forward to small forward, ganun po yung position ko. Gumamit siya ng parang nano weave o parang nylon material na uppers, no? Yung mga ganitong uppers guys, may mga butas siyang maliliit, microscopic, na pumapasok talaga yung hangin, mamaya pag-uusapan natin yan sa breathability. Pero reinforced siya ng mga parang tahi, kung titignan mo parang lubid yung kulay, alam mo yung sa barko? Yung mapanghila na tali. Nireinforce siya nun siguro para mas firm, para mas ramdam mo yung lockdown talaga ng sapatos. And hindi lang yon, kung pag-usapan yung lockdown, tignan nyo naman guys, puro TPU plate. May mga infused plastic pa dito. And hindi lang puro sa side yung mga TPU plate and infused plastic niya, mayroon pa dito guys. So sa area na tumatama yung toe, sa mga pressure points, nandun po siya. No? So supportado kayo sa mga galaw nyo. May TPU plate pa po dito sa heel counter. Mesh material po yung tongue. And combination po ito ng mga foams. And meron din po siyang extra support na tinatawag nila na torsion plate. Which is gusto kong laging meron yung sapatos ko. Lahat ng mga gusto mong mahanap, makita sa isang basketball shoes, meron naman ito plus premium material po. Tingnan nyo naman yung uppers, mukhang premium, yung mga TPU plate, may shank plate, yung torsion plate nga na sinasabi ko na usually nasa mga mahal naman talaga na mga sapatos. Nakatulad nga nito, mahal kasi ito. Buti pa ito, tinatawag na mahal. So yun guys, kung i-score natin to sa aesthetic, kung titignan naman napakagaganda ng color combination niya, gustong gusto ko siya, no? Perfect score ang bibigay ko dito, plus yung premium material, napakagaganda ng mga ginamit. So for me, bibigyan ko siya ng 9.5 na aesthetic and material score. Hindi ko pa nagawang 10 kasi parang mas gusto ko ng konting padding pa dito. konting dagdag guys. Pero next, ito talaga yung for me perfect talaga. Kasi yung traction nito guys, punta na tayo sa traction and outsole. Yung traction nito guys, top tier. Nasa mga pinakamatataas, nasa pinakamalulupit na sapato siya na kung traction ang pag-uusapan, nandun siya sa taas kasama nilang lahat. Kasi talaga pag stop ko, stop talaga ako. Tigil, doon ka na lang, tingnan nyo naman guys, parang ayaw niyang paggalawin yung kamay ko, sobrang kapit, para siyang may coke, parang meron na siyang ganun, built in, saan ka ba? So yun, sobrang kapit talaga guys, so feeling ko, nung naglalaro ko, parang napakabilis ko, dami kong chase down block nung larong yun, magyayabang na ako guys, video ko naman to, kung gusto nyo rin magyabang, gumawa rin kayo ng video, chase down, depensa naman yun guys eh, hindi naman puro sa score no, and hindi nga pala, ang dami kong fast break ng mga panahon na ginamit ko to, I feel fast and confident talaga guys na hindi ako dudulas. Na which is for me very important na alam mong suportado ka, alam mong safe ka doon sa sapatos mo. Kasi gagalaw ka ng kahit pinakamabilis mo. Lalo na liga yung pinaglalaroan ko nito guys, kailangan talaga na top na sapatos yung gagamitin ko. And hindi ako nagkamali na ito yung ginamit ko nung laban na yun. 2 consecutive games ginamit ko siya and hindi ako nagsisi, napakaganda nung nangyari nung larong yun, no? Ang ganda nung stats ko nung larong yun, no? I-keep ko yung sapatos na to. Ganun ko to kamahal. Sana all. And ang maganda sa traction niya, no? Kasi umaangat siya hanggang dito. Nag-e-extend siya hanggang sa medial side. Kung para kayong Kyrie Irving, and kung naalala niyo yung mga sapatos ni Kyrie Irving, napupunta sa mga weird angle
weird position yung paa niya eh. Pag nagdi-dribble siya, minsan gumagano'n yung paa niya. Ito guys, may kapit pa rin kayo. And kung magpupush talaga kayo ng weird angle yung paa niyo, kaya pa rin kasi magpupush pa rin siya. Kasi outsole niya nag-extend pataas. Guys, yung outsole niya, may ripple effect, parang bilog, tapos, no, parang nag-drop ka ng bato sa dagat, sa tubig, tapos may ripple effect. Parang ganon, bilog, 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 palayo. Tapos, sa gitna nga yung X-Step Storm Rider, parang pwede mong pindutin sa gitna. Ang lambot-lambot. And guys, yung sa outsole, no, ang tigas kasi po nitong outsole nito ng rubber na material. So sa tingin ko, kayang-kaya nito kahit outdoor, kahit iharabas mo to sa tarmac, sa semento, kayang-kaya po nito. And makakapal po yung grooves niya. So hindi siya basa-basa masisira. So kung naghahanap ka talaga ng perfect traction and outsole sa X-Step, for me, sa tingin ko, ito na yon. Ito yung best so far. Sa lahat ng sapatos na nagamit ko sa kanila, ito yung number one. Wow naman! Wow! Wow! 10 out of 10 po ito, traction and outsole. Guys, for me, no, parang ito yung one of the best, if not the best ah, na sapatos kung pag-uusapan yung traction. Itong Storm Rider talaga. Lupit-lupit talaga ng traction. So yun guys, balik tayo sa support, no? Hindi lang yun guys, sa lacing system nila yung parang technology. Meron pang, hindi ko nga lang alam kung anong technology to, pero parang comparable siya dun sa 361 na ano eh. Kunin nga natin to. Quick lock. Yun, comparable siya dito sa 361 na quick lock. Na umaabot din hanggang baba. So yun, meron din siyang lockdown dito sa may 4-foot banda. And yun nga, puro po siya TPU plate, reinforced plastic, pati dito sa medial side, dito sa may toe box, dito rin, lateral side. Very shifty kayo, parang ang Kyrie Irving, side steps, euro step, lockdown talaga, masusuportahan niya kayo sa mga galaw ninyo. Kung titingnan nyo rin yung outrigger niya, no, tinatawag nila itong extra control, ang lapad po. Talagang matutulungan kayo mapababa yung wrist ng tapilok dito. Pati sa heel counter, ang ganda ng heel counter nito. Kita nyo to guys, may TPU plate na umaangat dito. High cut po siya. Talagang ramdam na ramdam nyo yung lockdown sa ankle. And alam nyo, secured na secured kayo, hindi kayo kakabahan na baka matapilok kayo. Meron kasi siyang itong tinatawag na extra support nila, no? Yung kanilang extra control ergonomic X-shape anti-torsional support piece. Yun yung torsion support nila para hindi basta-basta nagtitwist yung paa ninyo and matapilo kayo. And yun nga guys, no, yung uppers niya para kasing may mga tahi, so hindi siya talagang nag-expand ng sobra. Ramdam na ramdam mo yung support and yung lockdown talaga. So kung pag-uusapan natin yung support and lockdown, bibigyan ko po siya ng mataas na score na 9. Though high cut siya, parang gusto pa ng konting firmness pa dito. Parang malambot niya. Pero everything else, talagang napakaganda ng lockdown niya. No? Kasi kung titingnan yung lacing system, ang gaganda rin nung, ano, no? Nung lace makakapal. Next, punta na tayo sa fit and comfort. Ito as usual, pag X-Step naman talaga, marami nang nakakaalam siguro sa inyo, paulit-ulit ko kasi sinasabi, na comfortable po talaga. Kahit high cut po siya, tingnan nyo naman, padded na padded po yan. Yung tank po, makapal naman. Gusto ko lang siguro makapal pa ng konti. Pero everything else, talaga maganda yung comfort nito. Though marami po siyang TPU plate, no, kung makikita nyo na talagang medyo matitigas, no, naigagalaw pa rin naman ng konti. Meron pa rin naman siyang heel to toe transition, may 4 foot flex pa rin naman po. Heel to toe transition, tingnan nyo naman, may arc pa rin dyan, may arc pa rin naman dito. Hindi naman siya sobrang flat. So okay pa rin yung galaw mo dito, no, makaagalaw ka pa rin ng maayos. And punta tayo sa fit guys. Ito, maayos na yung fit nito. Nakalagay na talaga dito USA 11. Kung nakikita ba yan? Yan, USA 11. Tama na po. Okay na po. Ramdam ko na maganda po yung fit. Snug fit po siya sa akin. Pero ito, makinig po kayo. Usually, ang mga X-Step, ang mga Chinese brand, medyo wide, foot friendly. Ito po, parang medyo narrow siya to my liking, no? May konting space pa rin. Pag bumabagsak ako, meron pa rin, nag-expand pa rin yung paa ko. Pero hindi siya pang wide foot talaga. For me, ha? Pero sa akin, ang sarap-sarap na pakiramdam. Okay na okay. Pero kung wide foot ka na, may i-recommend ko,
siguro 0.5 na size up. So mga Euro 46 na lang kayo. Para lang sure. Kasi guys, hindi na to mag-expand. Makita nyo yan, meron ng infused plastic kanan kaliwa. So yan, dahil dyan, fit and comfort, bibigyan ko siya ng 9.5. Bakit di mo pinerfect? Kasi parang gusto ko pa ng more Achilles pillow dito. Parang gusto ko pa mas nakapal sa ano, Achilles part, no, sa heel counter. Yun lang naman. Breathability na tayo, guys. Good thing dahil mukha siyang nylon mesh material. And mesh to, malaking mesh. Mesh din dito, no? Nakikita nyo dito sa heel counter sa likod. Pumapasok po yung hangin. Pati dito, pumapasok po. Hindi 100% pumapasok kasi medyo firm siya na mesh. Medyo hindi siya maraming butas. Pero pumapasok pa rin. Okay pa rin po siya. So sa breathability, dahil okay pa rin sa likod, breathable din dito sa likod, bibigyan ko po siya ng 9 out of 10 na breathability score. Next cushioning, ito yung isa sa pinaka-favorite ko sa kanya. Yung cushioning po niya, hiwalay. Ito po, feather foam. So yung mga mag-okay yung foam na yun for me, very bouncy, pero nandun siya on a stiff side. Kasi bouncy nga siya. Ito, para ito yung plush, no? Ito yung plush. Which is for me okay. Kasi anyway, pag bumabagsak and pag tumatakbo ako, parang mas gusto ko ng mas marami akong impact protection dito. Mas plush dito. Tapos dito, mas bouncy. Ang pangalan po niyan is X-Step Boom. 70% rebound enhancement. Wow! 35% reduced weight, improved cushioning. In my experience naman talaga, kaya nga ito yung pinili ko, yung mga nitrogen infused foam, yung mga ganito, yung mga kamukha ng Adidas Boost, kasi lagi ko sinasabi Adidas Boost kasi yun yung masikat, yun yung na-imagine nyo. Masaya yung tuhod ko lagi sa kanila. Maganda impact protection plush po siya. And bouncy rin, may energy return. Kaya gustong gusto ko, isa sa mga favorite kong foam yun. Kaya masaya ako dahil nandito rin po siya. And yung feather foam, okay din naman. Masaya rin ako sa feather foam, bouncy. And yun nga guys, feather foam to. So, magaan din po siya. Okay po to, dalawang combination ng foams pinagsama para mas maganda yung performance. So, dahil po dyan, cushioning, bibigyan ko po ito ng perfect score na 10 out of 10. Not to mention, meron pa po siyang nakakatulong sa cushioning na torsion plate po niya. So, tulong din po to sa bounce mo. So, kaya ang ganda-ganda, binigyan ko po siya ng perfect score. Last guys, punta na tayo sa price tag. So guys, dahil nga bago pa lang po itong Storm Rider, hindi pa po siya on sale, nasa retail price pa rin po siya, no, 5,000 plus pa rin po ito. Pero yun, kung ako yung tatanungin, for me, parang kung ganun yung price niya, kasi nga, napakarami niyang tech. No, napakaganda ng tech, napakaganda ng material, premium po lahat. So you get what you pay for, parang ganun. 5,000 sa ganitong performance na sapatos, for me, okay pa rin. No, kung may budget naman kayo, instead na bumili kayo ng mga mamahaling Nike or Adidas, na abutin na kayo yata ng mga 6,000, 7,000, i-try nyo to. Suotin nyo lang, tapos igalaw-galaw nyo doon sa store. No, para malaman ninyo kung ano yung sinasabi ko. Pero so far, dahil dyan, dahil nga mahal pa siya ngayon, bibigyan ko po siya ng 8 out of 10 sa price tag score. So you know, kung ikaw ay isang center, power forward to small forward na gusto mo fast pa rin, maganda yung traction, maganda yung material, napakaganda ng cushioning, no, almost perfect shoes. Nice. And meron ka namang extra budget, saktong-sakto ito sa inyo. Maglalagay po ako ng link dyan para matry nyo na. Alam ko nag-sale pa to ngayon. Lalo mas mura na siya. So, ito yung best time para bumili ngayon. Magkakaroon na po ng 12-12. May mga voucher pa, may mga discount pa to lalo. Mas mumura pa. Iregalo nyo na sa sarili nyo. Hindi ako mapapahiya. Napakaganda po talagang sapatos from X-Step. And speaking of X-Step po pala, no, gusto ko silang pasalamatan sa pagpapadala nitong PR product na to sa akin, itong X-Step Storm Rider 1. Kasi hindi ko po ito ma-afford kung bibili ko siya. No? Medyo pricey nga. Huwag kayo iya. Buti na lang, pinadala nila sa akin. Marami pong salamat, X-Step. Sana hindi po ito yung last. No? Marami pong salamat. Disclaimer lang, kahit PR product po ito, hindi naman po ko sponsored ng X-Step. Sana po sun-sponsoran pero nila ako.
Ang kakapal ang mukha nyo. Honest review lang po tayo palagi. Honest review lang, yun lang naman yun ina-ask nila, nire-request nila sa akin. And ang honest review ko, almost perfect. Konting-konti na lang. Baka sa iba, perfect na to. I-try nyo na, i-click nyo na yung link dyan, ano pang hinihintay ninyo. And guys, i-add ko lang, no? Speaking of link, maglalagay din po ako ng link dyan na special voucher po galing po kay Xtep. So maraming salamat po ulit sa Xtep, no? Oh my God! Wow! Dahil pinaunlakan nila tayo, binigyan po nila tayo ng special discount sa mga subscribers po natin, mga followers po ng Medyo Macho. Kung bibili po kayo mula November 25 hanggang December 11 nitong Xtep Storm Rider 1.0. Okay, ulitin ko guys, itong link na yan, yung voucher na yan, na nandyan sa description box po, is para lang sa Storm Rider 1.0. Okay, 500 peso discount po yan. Kaya i-take advantage yun, i-click nyo na yung voucher plus yung link para mabili nyo na kagad po yan. Wala na, finish na. And kung gusto nyo rin ng mga iba pang sapatos ng Xtep, maglalagay po ako ng mga link dito. And i-click nyo na rin yung bilog dito para makasubscribe po agad kayo and para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Marami po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin pong tatandaan to always, always drink your protein. Bye!